kapisan na ng mga broadcaster sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire dito sa DZRJ 8:10 AM. Balita, impormasyon at mga isyu na may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda kako, tinamukha ko yung si Percy kako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira, oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasagutin ang baho mo sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha sa Lapid Fire, ipuubra, oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali kinabangga, oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko, man o kahit sino, masasabugin ang baho mo sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong suma sa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At syempre po, marami tayong mga pag-uusapan ngayong gabi. Kung po sa mga nais magbigay na reaksyon, maaari kayong tumawag sa ating po mga landline dito po sa ating himpilan.
Meron din po tayong mga text line kung saan maaari po ninyong ipadala ang inyong mga reaksyon. Sa mga nanonood po ng ating pong live stream sa Facebook, maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon at yan po ibabasahin natin sa ating pong palatuntunan. Ano po? Nakakasama natin sa technical side ang ating technical director si Jessa hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Sa totoo lang po ngayon lang natin na appreciate itong mga ganitong beauty pageant Ito pong Miss Universe kung saan isang Pilipina, half Pilipina ho ang itinanghal na Miss Universe para po sa taong 2018. At syempre, sabi ko nga ngayon lang natin na-appreciate po ito. Ako, hindi tayo mahilig kasi sa ganyan-ganyan eh. Eh bakit ho? Ha? Ba't na-appreciate natin ngayon ito? Kasi napanood ko, kahit yung iba naman eh, pasulya, pagka yung sandali lang maalis na ako eh. Nililipat ko na yung channel eh. Pero ngayon hindi, nabangang ko. At maganda pagkakapanalo ha, nitong si Catriona Gray. Pero sabi nila, hindi naman Catriona ang bigkas dyan eh. Ewan ko lang ha, kung yun ang, ano, kung totoo, kung tama yun. Katrina rin daw ang bigkas dyan. Sana tinanong sa kanya yun, ano. Bueno, andito na, umpisa na yung mga sakayan, yung mga walang hiyang politiko. Makakapal ang mukha. Aagaw ng eksena kay Miss Universe. Para makasama sila doon sa ano, doon sa popularidad, ha? Yan naman ang trabaho ng mga walang hiyang ano, politiko eh. Ang Senado ng araw eh, naghahanda na ng resolution eh. Para po bigyan ng pagkilala. Yun daw panalo ni ano ni Miss Gray. Wala naman masama ron. Kaya lang mag-election ngayon eh. Yun ang masama dun. At mga kaibigan, ito hong kuwan ha, babalikan natin yan. Merong investigasyon kanina eh, pero hindi natin napanood dahil natabunan po ng Miss Universe eh. Iba natin kung kanina ho yan, yung tungkol daw sa CCTV deal. Diba ito yung kumpanya ng China? At ito naman si Joke, no? Hanggang ngayon, walang maipaliwanag. Ang sinasabi ko ngayon, ha, itong binabanggit na naman itong tungkol sa kwan, road board. Mga kaibigan, yan po'y kwan, ha? Walang nangyari dyan. Sa mga nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng katiwalian dyan. Yan, ba't hindi tinatanong yan doon sa administrasyon ni Pinoy? Ano ginawa nila nung kanilang panahon doon sa pera ng road board? Dapat siya, itigil na yan eh. Sa pagkakaalam natin, eh, kwan yan eh. Dati, under yan ng DPWH. Yan pondo na yan na nakukolekta sa mga nagpaparehistro ng sasakyan. Bilyong-bilyong piso po yan. Dati nawala yan. Nasaan na si Puno?
Ay pagkatapos ngayon, ito na naman. Ang pinupuntirya daw talaga ng mga congressman, eh pakawalan yung perang yan sa kanila. At meron pong isang grupo ngayon na nananawagan, mga kaibigan, na ito raw pong mga kandidato na lumalabag sa batas ng premature campaigning, electioneering. Eh wag daw pong iboboto ng mga botante. Yan po'y panawagan itong isang grupo. Ang pangalan ng grupo ay Legal Network for Truthful Elections. Ang sabi ho, mga kaibigan, huwag niyong iboboto anya yung mga kandidato na engaged o lumalahok sa o nagsasagawa ng premature campaigning. Eh, election offense yan na hindi napapatupad yan dito sa... Dito lang talaga mga batas, di napapatupad. Lalo yung COMELEC na yan. Di nga pa lang dun sa driver ni Glenn Chong na napatay ng mga PNP. Huwag na kayo magpumilit ng kung ano-ano kinukonek nitong mga troll. Si Glenn Chong na ho mismo nagsasabi kung sino ang pinaghihinalaan niya. Ayon sa kanya, dalawa lang ang pwedeng gumawa niyan. Kung hindi COMELEC, Smartmatic. Eh, pero mas malamang, Smartmatic daw yan. Eh, siyempre, lahat ng may kaugnayan sa Smartmatic, ano ho? Gustong-gusto kasi ng COMELEC yan eh. Papiliin mo yung COMELEC, mas patay na patay sila dyan kaysa kay Katrina Gray. Papiliin mo, sino gusto nyo? Si Miss Universo, itong Smartmatic. Ba, Smartmatic ang pipiliin ng COMELEC. Ang laki ng perang inaakyat sa kanila riyan eh. Lahat ng pwedeng dayain politiko, magagawa nila eh. Basta, if the price is right. Ayan na mga kaibigan, pwede kayong magbigay na reaksyon ho, tungkol dyan sa mga nabanggit nating issue, lalo-lalo na dito kay Miss Universe. Meron tayong kahati dyan na karangalan. Kahati natin ang Australia. Half Australian yan eh. Dati naman yung sinundan niya, yung 2 years ago, si Pia Wurtzbach, di ba? German naman ang kahati natin dun. Pero sa totoo lang, gaya na nasabi natin kanina, ngayon ko lang na-appreciate yung mga ganyang beauty pageant. Kasi talagang deserving tong candidate natin ngayon eh. Nakita naman ninyo sumagot. Ang galing. Kinakaingitan na ng mga politiko. Magsasawsawan niya. Ultimong PNP chief eh. Sumasawsaw eh. Doon sa kwan, sa mga sagot ni pangalan? Katrina Gray. Eh paano ang exposure noon talagang international eh. Ang daming nanonood eh. Saka maganda yung ginawang pageant eh. Basta hindi dito gagawin, maganda eh. Very organized eh. Pag dito, baboy. Pero lalakas mag-solicit ng pera, di ba? Si Teo nun, dyan unang sumabit. Di nyo lang alam, eh.
Bukod dun sa nga walang pondo dyan sa DOT. Diba na, iskandalo yan, may iskandalo yan, ha? Yung Miss Universe dito. Dito, yung mga beauty pageant. Pag dito yung dinaos, may halong katarantaduhan talaga, eh. Merong ano, ginagawang kababuyan, ibubugaw, ganyan, mga ganun eh. Lalo na yung mga sponsor, di ba? Magpapaandar dun sa mga kandidato para mapabilib yung mga babae. Katulad ng ginawa ni Bing Cruz. Asa na yung issue na yun? Nawala na, no? Wala eh. Ngayon nga ho, very deserving eh. Kasi kung titignan ninyo yung kandidato natin na nanalo, talagang para dun siya talaga sa Miss Universe. Ka-level niya yung mga kandidato eh. Hindi katulad sa ibang panahon. Yan, sila Pia Wurtzbach, okay na rin yan kasi malalaki na sila eh, malalaking babae. Hindi katulad nung sinauna, maliliit pa eh. Kumbaga sa basketball eh, talagang di tayo mananalo, tsamba lang ang panalo eh. O, pero ngayon talagang deserving itong pagkakapanalo ng ating kandidato. At saka kung titignan ninyo yung background niya, talagang bata pa siya eh, pinaghirapan na niya yan eh. Hanggang sa ngayon nga, eventually, nakuha niya yung tagumpay, mga kaibigan, na maging Miss Universe. Tayo ho, hindi naman tayo, natutuwa lang tayo dahil siyempre, ang nire-represent niya, although half Australian siya, ang nire-represent niya ay Pilipinas. Alam nyo, siyempre, ang daming kukuha ng kredito ngayon dyan, di ho ba? Makikihati sa kredito. Si Bamakino, kung ano sinasabi yata. Kasiyo nag-training daw niya, ni staff niya. Si Paing kita dyan. Oh, eh, mga kaibigan, alam nyo, ito ha, pero yung totoong tumulong dyan kay Catriona Gray, sayang eh, namatay eh, mga kaibigan eh. Yun talaga ang bumild up dyan eh, at nag-i-sponsor dyan. Mga kaibigan, ano ho, namatay. Alam nyo ba kung sino yun? Yun yung may-ari nung isang malaking resort sa Ilocos. Ha, yung pong Hana Resort, yung pinakamagandang resort do sa Ilocos. Oh, you know, eh ano yun? Suportado nun itong sequel si Catriona Gray. Eh namatay lang eh, mga kaibigan eh, sayang at hindi niya inabot itong kwan, yung bunga ng kanyang pagtulong dito kay Catriona Gray. Ha? Ang totoo, yung mga ibang staff nitong namatay na si Colonel, ang pangalan ng Colonel Nolasco, yun yung may-ari nung Hana Resort sa Ilocos. Oh. Eh yung mga ibang staff niya, yung photographer, yung kasama ni ano eh, kasama dun sa kwano, sa entourage ni ano ni Catriona Gray. Ah, yun ang mga dapat na bigyan ng kredito eh kasi siyempre, malaki na itulong sa kanya noon. Kung saan siya dinadala noon, sa ibang bansa. Eh, hindi yan yan, ha? No string attached yun. You know, matulungin talaga yun sa mga may talent, sa mga beauty, mga ano, mga beauty queen, ha? Beauty queen, mga ganyan, mga gustong sumikat. Malaki ang naitutulong noon eh. Kahit yung kaibigan natin si pumanaw na si Arthur Manuntag, singer yun, di ba? Madalas yun, nag-i-sponsor ng mga concert ni Arthur. Isa ito sa mga tinulungan niya, itong si Catriona Gray. Kaya lamang,
early this year, namatay eh. O mid, gitna nitong taong nito. Halos magkasunod sila ni Arthur Manuntag eh. O mga kaibigan, katunayan, yung isa rin sa, yung kapatid ni Arthur na isa, stop yun ni Juanino Lasco. Kaya alam ko eh, na itong si Gray, dating sinusuportahan nun. Ngayon, dito kaya ako naging interesado, nakita ko kasi na, potential talaga na siya, pwede mo talagang ihanay at ipanlaban. Pwede, kumbaga, pwede mo talagang ipangutang eh. Mga kaibigan eh. Naging interesado ko dito sa kuwang kanina, panonood ko eh. At nung marinig ko yung sagot niya, dun sa dalawa bali yung itinanong eh. Yung unang tanong, maganda ang sagot niya. Dahil Miss Universe ito, siyempre, kuwan yan. Kailangan talaga yung tamang-tama yung sagot niya. Merong social may kaugnayan sa yung problemang ng society natin, lalo dito sa bansa na kanyang kinakatawan. Naikwento niya nga, 'di ba, doon sa kanyang sagot na tumutulong siya doon sa mga taga-Tondo. At alam niya ang kalagayan ng mga tao ron. Siguro, yung mga talagang depressed area sa Tondo, no? Alam niya ang kalagayan, kaya gusto niyang makatulong. Mga kaibigan. At saka dun sa tanong sa kanya, yung pangalawang tanong, tungkol dun sa marijuana, maganda sagot niya ron eh. Sang-ayon siya na ma-legalize itong marijuana kung gagamitin yung medicine medicine bilang gamot mga kaibigan, medical marijuana ang tawag diyan, ha? Yun, doon sang-ayon siya, hindi doon sa para abusuhin yung paggamit. Kaya sila nagkakaroon ng ganyang statement, hindi nila kasi alam 'yan. Dapat malaman nila. Kasi siyempre, ang pagkaka sa atin 'yan, ang pagkakaalam sa atin 'yan, napakasama niyang marijuana, hindi ba? Tapos bigla ililegalize mo. Paano nga, hindi naman 'yun yung totoong dapat na impormasyon na makuha natin doon eh. Sabi ko nga sa inyo, karamihan diyan may mga mambabatas diyan. May mga politiko. Nagmamariwana yan eh. Yan lang si Tito Soto. Imposibleng di nagmariwana eh. Dating banda yan, mga kaibigan. Imposibleng di siya nakatikim yan. Ngayon, alam nila yan eh. Hindi masama yan eh. Mga kaibigan eh. At saka dyan, wala kang aabusuhin eh. Hindi yan na addictive. Na katulad ng ibang mga mapanganib na droga. Ito nga ho, si Philippine National Police Chief General Albayalde, ba may statement kagad? Sinasakyan yung sinabi ni Pia Wurtzbach. Yun din yung sinasabi niya. Kung ano yung sinabi niya, ni Pia Wurtzbach, ni Catriona Gray, yun din yung sinasabi ni Albayalde. Wala namang sinasakyan lang, mga kaibigan. Kasi, napakaganda nung exposure, hindi ho ba? Yung tanong yung tanong na yun, alam nyo dito, pinagtatalunan pa yung issue na yan, di ba? Doon nasagot na mga kaibigan eh. Doon sa naging sagot nung ating kababayan na si Gray, mga kaibigan, na ihatid niya yung mensahe. Ha? Kasi yung ibang mga bansa, ang tanong nga sa kanya, meron dalawang bansang magkasunod na ginawa ng legal itong paggamit ng marijuana sa kanila mga bansa. Ikaw ba sumasang-ayon? Ano masasabi mo? Yung Pilipinas, di ba? Sang-ayon ka ba na
O yun, sabi niya, sang-ayon siya na kung gagamitin yan for purposes na medicinal, ha, mga kaibigan. O, eh, kaya lang, ang sabi niya, hindi siya sang-ayon kung yan ay gagamitin doon sa recreation. Ha? Siyempre, ang connotation nun eh, para baka abusuhin. O, pero kasi, wala silang tamang ano eh, kaalaman doon sa marijuana. Ang dapat magsalita dyan, yung mga nakatikim na niyan. Eh kung hindi ka nakatikim niyan, paano mo sasabihin? Ito lang ah, marami tayong ipinagbabawal sa katotohanan lamang. Katulad yung mga shabu. Nakakamatay yan eh. Yung mga droga, di ba? Mga cocaine, nakakamatay yan. Oh. Pero sabi naman ng iba, eh kung talagang yan ay ipinagbabawal dahil nakakamatay, bay, maraming bagay na dapat ipagbawal. Oh, hindi ho ba? Oh, ano? Oh, asukal. Eh bakit asukal? Hindi, alam niyo ba ang pinaka-deadly ngayon na sakit? Hindi ko alam kung number one cause of death ngayon o kung number two. Ha? Eh diabetes eh. Hindi ho ba? Eh di ba, yung diabetic eh, hindi pwede nga ano, sa mga matatamis na may asukal. Di ba? Oh. Eh ba't anya hindi pinagbabawal yung asukal? Eh nakakamatay din yan. Kasi yung ibang maraming klase ng diabetes, sinasabi, merong namamana ito, nasa genes. Oh, meron naman, sinasabi, ito'y na-acquire dahil sa sobrang pagkain ng mga matatamis. Oh, na meron pong asukal, kaya matamis, may asukal. Di ba? Oh, eh meron pa nga ngayong mga diabetic eh, ang ginagamit na matamis niyan yung ano, yung artificial, di ba? Yung iba naman dahil sa na inaakala nilang hindi sila para hindi sila maging diabetic, kahit wala silang diabetes, eh gumagamit sila nung artificial na sweetener, mga kaibigan. Eh ano pala yun? Masama rin pala yun. Kung wala ka naman nung, hindi ka naman diabetic, eh kakain ka nun, no? Kaya eh, yun ang gagamitin mong pala, ano, matamis, ha? Dun sa mga kinakain at iniinom mo. Masama din pala yun. Eh di ba merong mga, ano, binibentang kwan, mga artificial yung sangkap na asukal? Ayan, yung katulad niyan, yung artificial kwan, sweetener. O, sa mga soft drink, sa mga cake, ginagamit nila ngayon yan. Eh, ang kumakain, di naman diabetic. O, di masama. Di ba? Kaya dapat, ang magpaliwanag niyan dito, hindi yung, ano, hindi yung mga walang knowledge. Di ba? Dapat, ang tanungin din nila dyan, ha? Eh, alam nyo naman ang mga doktor ngayon eh. Mapagtitiwalaan pa ba natin yung mga yan? Di ba sa panahon natin, kukunti na yung mga mabubuting doktor ngayon. Ha? Mas marami yata yung ano, yung ang talagang hangad eh, pagsamantalahan. Yung mga tao, katulad halimbawa ng mga may cancer. Oh. Yung may cancer o kaya may malubhang karamdaman, ano ang sinasuggest? Kahit malapit nang mamatay yung tao, ipadadaan sa chemotherapy, mga kaibigan. Di ba? Eh sanang bagsak, patay din. Bakit? Eh nakakasama pa yung chemotherapy. Di ba? Kasi meron akong kapatid noon na nagkaroon ng malubhang karamdaman. Oh, eh nung medyo malapit na, kinausap kami ng doktor. Ang sabi ng doktor, eh kung papayag daw kami na undergo ng chemotherapy. Eh sabi namin eh, ano bang
ano ba ang ano proses, ano ba ang maitutulong niyang chemotherapy? Yan ba may garantiya? Eh sabi ng doktor, hindi eh kasi pero bago natin isagawa 'yun anya, eh kailangan munang palakasin natin yung kanyang ano katawan muna ng konti kasi may, mahina siya. Ah ganun ho ba? Eh ano naman ho epekto ka ako nung uwan nung chemotherapy? Ah, yung chemo na isasaksak pala 'yun. Oh, ngayon, sabi nung doktor, eh anya, ang epekto niyan, ang purpose pala niyan is patayin yung mga cancer cells. Pero ang mangyayari, pati pala yung hindi namang cancer cell ng tao, mga cells ng tao, lahat 'yun eh ano niyan? Papatayin 'yan. Dahil sa tindi ng lakas nung gamot na yon na isasaksak, mga kaibigan. Bay, sabi ko, teka muna ho. Eh sabi nyo, mahina na yan. Ah, palalakasin natin ng konti. Pagkita sasaksakan nyo nun. Eh lalong di niya makakaya ka ako yan. Eh sumimangot yung doktor sa akin eh, mga kaibigan eh. Ayaw ng diretsa ang usapan eh. Ang gusto yung maraming paligoy-ligoy eh. O, tignan ninyo ha, meron akong mga alam na kaso, yung chemo, ha? Hindi nakakatulong sa may mga cancer, mga kaibigan. Kung meron man, eh namamatay din eh. Sandali lang yung epekto nung sinasabi nila. Natatandaan ko yung si dating secret ano minister Aspiras ng tourism. Ha? Di ba yun eh, nagkasakit ng cancer yun? Ngayon, eh, dinala yun sa Amerika. Pinagamot. Nung nakaburol yung kapatid ni Marcos, eh, sumilip kami ron dun sa, ano, sa punerarya, dun sa kapatid ni Marcos yun, yung Dr. Pacifico Marcos. O, nakiano tayo dun. Dun sa upuan ko, nagulat ako. Paglingon ko, ang katabi ko, eh itong si Espiras, tsaka katabi niya si Bongbong Marcos. Doon ako napaupo. Bay, nakita ko yung Espiras eh. Ang alam ko, nung dali sa Amerika yun, payat na yun eh. Ba, ang ganda ng kutis. Mga kaibigan, nagulat ako. At tsaka mataba, ha? Maganda ang ano niya, ang katawan niya. May akalain ninyo eh, ilang buwan pagkatapos nung makita ko yun. Patay! Oh, namatay. Hindi nagtagal. Eh, kasi, ang purpose daw nung chemo, ha, papatayin yung pala, nagtatago lang yung ano, yung mga cancer cell. At pag lumabas yun, mas marami na. Mga kaibigan, o kita ninyo. Meron ako rin mga kakilala na diagnose sila, merong yung early stage, ano? Na diagnose, meron silang mga cancer. Tatlo itong alam kong kaso, mga kaibigan. Yung isa, ano eh, puro breast cancer sila eh. Ha? Yung isa, eh, nag-undergo ng chemotherapy. Pero pagkatapos ng dalawang beses, mga kaibigan, sumuko kasi ang sakit daw. At saka iba raw ang ano niyan. Ha? Iba raw ang tama niyang chemo, mga kaibigan, sa tao. Ha? Magiging ano ka, ayaw mong hindi ka na makakakain. Oh. Di ba, yung iba nga nalalagas yung mga buhok, di ba? Nasusunog yung muka. Oh, pagka nakikimo. Nangingitim yung mukha. Oh, nakakalbo, nalalagas yung buhok. Kahit babae. Pagkatapos, yun daw, ano, wala kang gustong kausapin, o ano. Hindi mo alam kung anong gusto mong gawin. Kung matutulog ka, o ano, hindi mo alam eh. Kaya sumurender. Alam niyo ba hanggang ngayon buhay? Tinanggal na yung ano niya, yung kanyang dibdib, ha? Tinanggalan na siya ng dibdib. At hindi pa yun. Na-operahan pa sa tiyan. Bali, internal eh. Na-operahan pa eh.
mga kaibigan eh. Pero hanggang ngayon buhay oh. Hindi na siya nag-chemo. Oh. Ilang taon na 'yon? Yung pangyayari na 'yon. Mahigit na 10 taon. Mga kaibigan. Oh, ito naman dalawang kaso, magkapatid 'to ha. Na alam ko. Na-diagnose yung isa. Nagpatingin sa doktor. Ha? Ito rin, more than 15 years ago na. Hanggang ngayon buhay. Malakas pa. Oh. Eh, sabi, ikikimo. Hindi siya pumayag. Hindi na siya bumalik doon sa doktor. Alam niyo, ginawa? Uminom ng carrot juice. Yung ano, yung i-juicer mo. Yung carrots. Ha? Yun, inom lang inom noon, mga kaibigan. After several months, bumalik siya sa doktor. Alam niyo ba, nagkulay carrots siya? Ha? Sa dami ng ininom niyang carrots, pagbalik niya sa doktor, di sinuri siya ulit. Ba, nakita nun, wala nang nakitang ano, cancer yung doktor. Sabi ng doktor, anong ginawa mo? Uminom lang ako ng ano, ng carrots. Ganun ba? Eh, tuloy mo na lang yung carrots, sabi ng doktor. Oh, eto namang isa, kapatid niya to ha. Nakatatanda naman yung kapatid. Na-diagnose din. Meron din. Breast cancer. Alam niyo ba ginawa? Sinabi rin ng doktor na magpa-chemo. O, nasa early stage sila. Eh, sabi nyo, hindi rin bumalik sa doktor. Alam nyo ginawa? Uminom naman ng ano? Ng malunggay. Walang ginawa yung asawa niya, kundi mamitas na malunggay. Talagang, yun ang iniinom. Pinakukunuan pa. Eh, samantalang ako, yung malunggay. Pag nag-juicer ako ng gulay, naiinumin ko, eh sinasamahan ko ng malunggay. Marami. Mga kaibigan eh. Yung talagang galing mismo dun sa katas ng ano talaga, ng malunggay. Ang sama nga ng lasa ng malunggay pagka iniinom mo eh. Maanghang pa eh. Sobrang pait na maanghang pa. Oh, mga kaibigan. Eh, pero kaya ang ginagawa ko, isinasama ko dun sa, sinasamahan ko ng iba para mamatay yung lasa. Masama lasa nun eh. O ngayon, hanggang ngayon buhay. Mga kaibigan, nung sila ma-detect, hindi magkalayo yung panahon eh. Ha? Hanggang ngayon buhay sila. O. Eh yung mga nagpakimo, karamihan doon namatay. Kaya dapat to mga kaibigan, yung alimbawa katulad niya, marijuana, eh nasabi na nga natin sa inyo. Dahil kami naman may experience dati dyan. Nung kami mga bata. Ha? Eh, alam niyo na, musician tayo dati. Tsaka nung araw eh, yan lang yung marijuana naman kasi, hindi naman namin ginagamit dahil sa bisyo. Hindi. Pagka magkakatuwaan, kasi ako hindi ako umiinom eh, nung araw eh. Oh, yung mga kasamaan ko rin, marami sa kanila, hindi rin umiinom. So yan, pagka nagkakatuwaan, meron yan. Oh, tapos kwentuhan, tawanan. Maya-maya, gutom na. Ha? Oh, maghahanap ng kakainin, magluluto. Yan. Oh, pagkatapos eh, pag nabusog, aantukin ka na. Ay, matutulog ka na. Oh, hindi yung katulad ng shabu, mga kaibigan, addictive yun. Kaya yung mga tao, kita nyo, hindi na natutulog. Hanggang pagka yung lugar napuntahan mo, merong mga gising sa karsada, mga alas 12 na ng ating gabi, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, mga gising pa, nakatambay pa. Eh, yung magduda ka na eh. Nakashabu yung mga yun eh. Di ba? Eh, ba't ganun? Gising sila. Oh, mga kaibigan. Eh, samantalang yung marijuana eh. Wala ka naman nabalitaan gumawa ng masama niyan. Dahil lang ba? Eh, may kwento pa nga ako dyan eh.
Pero mamaya, pagpapatuloy ko yan, pakinggan lang natin muna itong mga ilang mensahe mula po sa ating impilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Ang STL nasa probinsya, kahit dito sa Metro Manila, nakakapaglaro na rin ng STL game. 3 times a day, maaring manalo. Bili na lang mga tickets sa inyong favorite authorized STL sales representative and agent para makasali at manalo. And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. Brought to you by the Philippine Retirement Authority. It's more fun in the Philippines. Hello everyone, here's a beautiful quote from a baby boomer, and it's very timely because Christmas is coming. Forget your unhappiness by creating a little happiness for others, because when you're good to others, you are best to yourself. Just remember, the things you do for yourself are gone when you are gone, but the things you do for others remain as your legacy. For DZRJ 810 AM Radyo Bandido, for your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless. You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers, brought to you by the Philippine Retirement Authority. It's more fun in the Philippines. Ano ang sabi ni Pangulong Duterte kay Attorney Francis Tolentino? Mr. Francis Tolentino, you know, he's a very honest and gentle person. Pero napaka-humble na walang hangin, wala lahat. Mabait na tao. Tolentino, tol ng bayan. Ito po si Francis Tolentino. Maligayang Pasko. Tol-tol-tol, tol-tol-tol, Tolentino, tol ng bayan, Tolentino. Sa mga ating kababayan sa Maynila, ako po ay bumabati ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong lahat. Sana sa mga pagkakataong ito, wala na tayong iisipin kung hindi makatulong sa ating kapwa. Wala tayong iisipin na masama o pangapi sa kanila. Kailangan maging magandang samahan, walang awayan, walang intrigahan, walang inggitan, at ayusin na lang natin ang ating mga buhay. Salamat. Magpapatuloy po tayo. Pinag-uusapan natin itong napakagandang Miss Universe na Pilipina, no? Filipina Australian. Eh ngayon, maganda yung naging sagot niya, very safe eh. 'Di ba doon sa marijuana? Hindi naman natin sinisisi siya kasi wala naman siya knowledge doon eh. Eh pero kaya lang natin na pag-uusapan yung pinalalawak natin kasi ito yung pagkakataon eh. May mga taong nagsasalita tungkol dyan. Eh kailan natin pag-uusapan niya pag hindi issue? Di ba? Kailangan pag-uusapan niya pagka nababanggit. Lalo na yan, no? Ang laki nung audience na nakuha ni Miss Universe. Kaya marami naiinggit dyan eh. Oh, tsaka ito naman, marami naglalaway itong mga politiko para magahasa yung karangalan na pinaghirapan nitong tao, mga kaibigan. Samantalang nung ito lalaban, tanungin nyo siya mga hayop na yan, kayo ba may naitulong dyan para magbigay sa kanya ng moral support? Wala naman eh. Mga kaibigan eh,
Pag nananalo lang eh, tignan mo yan ha. Unang-unang gagamit dyan sa mga loka, si Erap. O, tagaan nyo sa bato yan. Tsaka yan, magpapakabit ng mga streamer yan. Ako, mga kaibigan. Lalo na nabanggitan Tondo, hindi mo siya taga Maynila. Nagpapanggap na taga Maynila, di ba? O, eh, tignan ninyo ito, meron ngang, ano dito, nag-comment. Meron na naman daw karnabal doon sa Kwan. Yung, ano ba tawag nila riyan, Peria. Doon sa mismong Bonifacio Shrine. Ganyang kawalang niya si Erap, ganyang kabastos, mga kaibigan, ganyang kababoy. Ha? Sipin mo, birthday ni Bonifacio, kamatayan ni Bonifacio, kung makadakila ito mga hayop na politiko, gano'n na lang eh. Di ba? Oh, tularan niya si Bonifacio. Si Erap naman, nakuha niya si Bonifacio. Ha? Oh, pagka wala, walang birthday, walang okasyon. Ayun ang okasyon. Nilalagyan ng peryahan yung pong paligid ni Bonifacio. Nasa paanan ni nung shrine eh, mga kaibigan eh. Ano tawag mo ron? Eh pinagbabawal yan. Yung mga ganyang lugar, sagrado yan eh. Yung mga plaza, oh, mga park, at saka yung mga, meron pang iba eh. May batas yan na iyan hindi pwedeng gamitin para pagkakitaan ng mga tao. Oh, eh di ba pinagkakakitaan yon yung karnabal? Doon naman sa Miloto, yun namang monumento yan, sagrado rin yan. Oh, ginagawang illegal terminal. At ang masama, ito ha, yung mismong paanan nung ribulto ni Bonifacio doon sa Loton, may nakatira doon sa ilalim. Doon na sila nagkaanak ng marami. Mga ano to, mga palaboy. Ha? Akalain ninyo, ginawa nilang condominium yung ilalim nung, ano, nung, kwan, ribulto ni Bonifacio. Pinayagan ng mga barangay. Bakit? Ginagawa nilang butante. Kasi yung lugar na yon may barangay, walang butante. Ang nakarehistrong butante lang doon si Andres Bonifacio. Hindi naman nakakaboto yun, mga kaibigan. Eh ngayon, ito nga o, tabi lang ng City Hall. Talaga napakawalang yan, bastos, di ba o? Pambababo yan eh. Tayo, ginagalang natin. Paano mo pagkukulan ng paggalang yan kung ganun ang ginagawa mo? Hindi ba? O, kaya nga sila ipinagpatayo niyan para iukol yung paggalang sa kanila. Pagkilala sa kanila. Sa kanilang ipinuhunan, ha? Para na ating tinatamasa ngayon, hindi ho ba? Dahil sa kanilang pag-aalay ng buhay, mga kaibigan, laban sa mga manlulupig, o mga kaibigan. E bakit tayo ganyan ang gagawin niyan? E baka dapat siya ito, tantarin ni Bonifacio, eh, mga kaibigan, ito si Erap eh. Ngayon, etong si Miss Gray, ang pag-ingatan niya ngayon, yung mga politiko. Ha? Eh kasi ngayon eh, ito yung panahon ng namalapit na eleksyon na naman, mga kaibigan, lahat siya naghahanap ng makakasangkapan yan. Ha? Yung mga politiko ngayon eh, walang alam yan kundi gumahasa eh. Gumahasa ng pondo. Manggahasa ng karangalan ng may karangalan, patulad itong Miss Universe na ito, tsak nakakalakali nila yan eh. Oh, pati itong mga senador, oh, nag-uunahan kanina, di ba? Maaga, pagkapanalo, ba? Merong agad mga nakahandang article eh. Naglabasan sa mga online eh. Bukas, lalabas lahat sa dyaryo yan. Sipin mo, wala pang isang oras eh, may mga statement na sila. Ibig sabihin, nag-prepare na yung opisina nila. Hindi ho ba? O kaya, hawak na ng mga reporter na nakapayola sa kanila yun. O pag yan, ha, nanalo, labas nyo na yan. Ganun eh, mga kaibigan eh. Walang masabi. Dapat yan eh, hindi pinalalahok yung mga politiko dyan eh. Lalo na yung mga may interest na kumandidato, di ba? Dahil kakandidato sila. May interest silang makukuha dyan.
nakikisaw-saw eh. Nang aagaw ng karangalan eh. Sasakyan yung karangalan na natamo ng tao, mga kaibigan. Bababuyi nila. Ha? Eh, tanong ko nga eh. Nung yan ba, lumaban dyan eh. May naitulong ba kayo dyan? Binigyan nyo ba man lang ng pambaon? O ito, kasi marami kayong kasama eh. O ito, konting pambaonin nyo dyan, di ba? O, at ibaunin nyo rin. Ang aming ika nga eh, moral support, ha? Para sa ating bansa. Ayan, mga ganun. Di ba? Eh wala naman silang ginawang ganun eh. Nung manalo na, eto na. Ginagahasa na yung natamong karangalan ng tao, mga kaibigan. Unang-una na si Tito Soto. Yan. Sino ba? Si Subiri. Ha? Oh, sino pa? Si Grace po. Anak ng baka. Oo, mga kaibigan. Sino ba mga kandidato ngayon? Ha? Di ba kandidato si Grace po? Oh. Si Subiri, kandidato, di ba? Oh. Si Tito Soto, wala na. Ito, puro sakay na lang ito eh. Ano sabi ni Tito Soto? Sabi niya, yung sagot daw ni Gray doon sa question and answer portion was superb. Eh, totoo yun kasi mas magaling siya yung sumagot to. Tutusin ninyo, yung ganong klase ng pananalita, may sincerity yung kay Miss Universe. Kaya siya nanalo eh. Yung sinasabi niya, bukod sa maganda, with sincerity niya nasasabi. Ha? Madadama mo naman yung nanloloko lang ng bobola o yung merong sinseridad yung sinasabi ng isang tao. At saka meron siyang puso sa mga maliliit eh. Hindi ko mo, ito'y event ng malalaking kwan. Hindi lang yung mga laspag na yun, yung mga age, mga ganon. Tutusin nyo, laspag na yun. Ito, meron siyang ano eh. Binanggit niya yung mga mahihirap. Ha? Nakababayan niya dito sa Tondo. Ha? Yung kalagayan na yun. Na gusto niyang may angat. Ha? Eh si Erap, gusto dumami yan eh. Yung mga mahihirap. Gusto ni Erap, maghirap kayo na maghirap. Bakit? Aasa kayo sa diligensya eh. Pagdating, lalo na pagdating ng eleksyon. O, pag may kailangan si Erap, kailangan eh, magbibigay ng konti, mapapasunod niya kayo. Kailangan mapasunod niya kayo. Ginagawa kang busabos. Diba? Kaya mas magaling pa nga eh, kung ganito klase ng mga kandidato. Ang problema natin, hindi papayagan ng COMELEC, walang yayang COMELEC, i-disqualify yan eh. Oh, mga kaibigan, di ba? Well, kasi ito, may mga hangarin. Ito mga kandidato ngayon, walang sinasabing gagawin eh. Si Erap ba, anong sasabihin ni Erap na gagawin niya? Eh, 6 na taon na siya nakaupo dyan, wala pa siya na ipatayo. Ang ipinatatayo niya, sa bungan pa. Oh, di ba? Lahat na ng klaseng sugal, nasa Maynila na, pati Peria, meron pa. May color game, may video karera, may wedding. Oh, ngayon may sabong pa. Anak ng mga kaibigan, oh. Tsak yan, gagamitin. Ha? Eh, talaga superb. Alam naman ninyo si Tito Soto. Ano to eh? Plagiarist to, di ba? Diyan siya nakikilala eh, sa Senado eh, bilang plagiarist. Nangongopya. Ha? Palalabasin niya siya. Oh. Eh, nabubuko, mga kaibigan. Oh, eto naman. Ito pala, bali ba ito si Gray? Sumali pala ito nung maliit sa Itbulaga eh. Diba? O kita ninyo. Yung mga hindi nagtatagumpay dito sa mga paligsahan dito sa mga network, mga kaibigan na malalaking network, basta dito ginawa ang patimpalak, ang anumang klase ng patimpalak, bastos, baboy, mga kaibigan, niyayari.
katulad nung nangyari dun sa yung kay Miss Earth, Miss Earth. Ha? Yung may manyakol na si Bing Cruz, 'di ba? Binababoy, mga kaibigan, 'di ba? Oh. Nauutugan siya dun sa mga kandidato, no? Ha? Ibubugaw niya 'yon dun sa mga mayayaman. Oh, ngayon, itong Miss Universe natin, ang ganda ng ano niya eh, ng talagang ano siya yung deserving yung pagkakapanalo niya. Walang controversy na katulad nung sa nakaraan, di ba? Oh, merong controversy. Ito talagang matatanggap mo eh, yung magaang yung pagtanggap sa kanyang panalo. Talagang siya eh, panlaban talaga natin doon sa level na yun eh. Ha? Wala tayong masyadong ganyan ngayon eh. Marami, magaganda. Eh pero hindi lang naman ganda pinag-uusapan dyan eh. Oh, di ba? Eh, alam niya, beauty contest yan. Eh maraming ano yan, maraming pinagbabasihan ang mga umipili kung sino mananalo. Yung mga hurado. Meron namang mga kalokohan dito lumalabas sa Facebook o ano-ano. Ha? Huwag nyo nang pintasan yung tao. Wala namang masama siyang ginawa. Wala namang para kaladkarin natin. Dapat nga, tayo mismo magsalita, hoy, kayong mga politikong walang hiya kayo. Kahit ba makapal na mukha nila eh. Wala, yun na lang ang panlaban natin sa mga walang hiyang ito eh. Hiyain. Ha? Hiyain natin sila. Kaya, sabi ko nga eh, mag-post kayo sa Facebook ninyo. Kayo, yung mga politiko, balaan ninyo. At saka si Miss Universe, balaan ninyo. Huwag ka magpapakasangkapan. Gagamitin ka lang yung mga taong yan. Lalo na yung mga nakatakdang kumandidato sa susunod na eleksyon, itong nalalapit na eleksyon. Huwag kang magpapagamit dyan. Oh. Lalo na mandarambong. Mga kaibigan, di ba? Magnanakaw. Nako, sisirain niya, dudungisan lang eh. Mawawala ng gana sa'yo yung sa bandang huli, yung mga pangkaraniwang tao. Umpisa lang, pag nakita mo, yun, palakpakan. Later on, pag na-realize nila, teka muna, eh ba't ganun? Politiko yun eh, kandidato yun eh. Gagamitin. Ayan po mga kaibigan, di ba? Kaya mag-post kayo ng kahit papano na mapapahiya yung mga politiko. Kahit hindi sila mahiya, malaman lang nila na ipinapahiya na sila ng publiko. Malaking bagay ho yun. Huwag niyong ikatwira na, oh, may tatablan pa ba yan? Eh pagka ganun tayo ng ganun, eh para tayong bobotante ang mangyayari sa atin. Pagdating ng eleksyon, pagka nakakita ng pera, ano iniisip? Iyahanap ng katwiran. Pag malayo pa, eleksyon ako. Di na ako boboto dyan. Walang yaya, walang ginawa yan. Ganito, ganun. Pag malapit na, naglabas na ng pera yung kandidatong walang ya, yung magnanakaw na kandidato, ha? Inopera na siya ng pera. Nasa harap na niya. Iyahanap niya na ngayon ng katwiran. Ipagpapalit mo yung boto doon sa pera. Kunin mo yung pera. Eh, iniinsulto ka eh. E di, tarantaduhin mo siya. Di ba, binibili yung pagkatao mo eh. Di ba alam na yung pagboto mo eh, yan na lang ang pagkakataon mo kung pangkaraniwang kang tao. Yan na lang ang pagkakataon mo natitira. Bibigyan ko kayo ng example. Kaya yung mga nagsasabi, maraming tamad na mga Pilipino, iniinsulto pa yung mga walang trabaho. Huwag masyado. Alam nyo, dapat eh, i-analyze nyo mabuti ang environment, ang economic yung kalagayan natin ng ating ekonomiya. Oh,
Dapat yan eh, ina-analyze nyo. May pakiramdam ka naman eh. Di ba? Eh, paminsan-minsan, nakakakita ako ng mayayabang na akala mo. Nagkaroon ng trabaho, patay-gutom naman yung trabaho niya. Madalas, wala naman siyang trabaho. Yung trabaho niya, panakanaka. Mayabang pa eh. Hindi, maghanap buhay kayo. Huwag niyong iaso sa gobyerno. Eh, mga gago. Oh. Maraming gustong magtrabaho. Ang tanong, may pagkakataon ba sila? Oh. Wala eh. Kita ninyo, dami nagtapos dito nag-aral. May tinapos. Ano pinapasukan trabaho? Yung ba natapos niyang trabaho? Yung ba niyang tinapos niyang kurso? Hindi naman yun eh. Iba ang nagiging trabaho eh. Mga kaibigan, gumraduate ng kung ano-ano, ang bagsak sa call center. Oh, hindi natin minamaliit yung trabaho ng call center. Ibig ko sabihin, walang pagkakataon eh. Ito. Ako nga kanina nag-post ako ha. Alam nyo, dito mahuhuli ninyo yung mga taong mapagbalat kayo, mapagsakay. Kasi nabalitaan ko, late na eh. Ito palang dating sikat na folk house, yung hobbit house. Nanggaling ako dyan eh. Marami nanggaling dyan musician. Oh. Eh ngayon, nagsara na pala yan. May nagbalita sa akin, nakakwentuhan ko nung isang linggo. Oh, ngayon, alam naman ninyo na ang umaasa doon lang sila merong matatawag na trabaho. Maliban doon sa bar na yon, wala namang iba na silang pwedeng pasukan. Eh sino ito? Yung mga unano, mga kaibigan. Kasi once upon a time, nakasama ko rin yung marami sa kanila dyan. Noon nandun pa sa dating lugar yung Hobbit House na yan. At syempre, ano sa iya, may mga pinagsamahan kami niyan, di ba? Yung iba dyan. O, kahit na hindi ko nakasama, alam ko yun lang ang pwede, yun lang ang venue sa kanila. Maghanap nga kayo ng establishmento o anumang tumatanggap ng trabador na kinukuha puro unano. Wala naman eh, doon lang eh. Oh, mga kaibigan, eh dahil nagsara 'yon, nawala na ng trabaho ito. Ilan lang naman sila eh, wala naman mga 20 'yan eh. Kasi iba wala na rin eh. Oh. Iba namatay na eh. Oh, ngayon eh sabi ko nga dahil nabalitaan ko eh nananawagan ako dun sa mga kahit yung mga musician. Di ba? Eh kasi lalo ngayon, magpapasko. Ako, baliwala naman sa akin yung Pasko eh. Hindi ko namang pinagdiriwang yan eh. Kalabang ko yung Pasko eh. Mga kaibigan eh, sa totoo lang eh. Kumbaga sa walang maalmusal eh. Ha? Kalabang ko yan eh. Di ba yung mga mahihirap na pagising sa umaga, ang unang-unang kalaban, almusal. Dahil wala siyang maalmusal. O ngayon, sabi ko, eh medyo malungkot itong mga taong ito. Lalo na magpapasko ngayon. Siyempre, kahit papano eh, magsasalo-salo rin may mga pamilya yan. Di ba? Eh ba't hindi kaya ka ako gumawa tayong paraan na makatulong. Di ba? Kahit papano dito sa mga kahit ngayon lang oh meron pa naman panahon magpapasko wala naman 20 katao yan mga kaibigan maliliit na nga sipi mo mawawalan pa eh wala na eh saan papasok yung mga yan sana kung ang mayor ng Maynila si Lim mga kaibigan pwede kong ipangutang itong mga taong ito ha ipaglalabang ko yan na bigyan ng trabaho. Tulungan, mabigyan sila ng trabaho. At tutulungan niya ni Mayor Lim. Dahil merong isang unano ro, nag-apply, tinanggap ni Mayor Lim eh. Oh, yung sumisikat ngayon, si Dards,
Valdez. Oh, yung binigyan ni Mayor Lim ng trabaho yun. Nagpunta sa City Hall yun. Hinahanap nga ni Mayor Lim. Nasaan? Yung naghahanap. Hindi niya alam kung ano yung naghahanap eh. Eh, hanggang wala pa. Wala pa sa tuhod ni Mayor Lim. Ang liit nun. Mga kaibigan. O tinanggap ni Mayor o binigyan ng trabaho sa Manila City Hall. Kaya malakas ang loob ko kung mayor lang sana si Lim. Walang problema itong mga ito eh. Hindi sila madi-dislocate eh. Ngayon lang, kahit papano eh, para naman medyo maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Meron din silang mga kaibigan, mga nakasama, kamukha natin. Sapat siguro yun para magkaroon sila ng inspirasyon ulit, di ba? Hindi yung kaysa mawalan sila ng pag-asa. Ganun na nga ang kalagayan nila. Hindi ba? Sa akin lang naman, kung sino yung makakatulong, sabi ko nga, kahit siguro halagang 1,000, isang tao, mag-adapt tayo. Ako, halimbawa, isa. Pwede ko i-adapt. Hanggang dalawa, pwede. Para dun sa isa o dalawa. Pwede yon. O yung iba, kahit isa-isa lang. Diba? Alam nating kailangan nyo rin. Ha? Pero mas kailangan nito mga taong ito yon. Yun ang dapat minsan na pagtingin natin sa buhay. Kung tayo may kailangan, higit na merong ibang taong masigit ang pangangailangan kaysa sa atin. Lalo tayo, matatanda na tayo ni natin yung Pasko-Pasko na yan, mga kaibigan. Wala na sa atin yan. Kung nung bata ako, hindi ko naramdaman yung Pasko sa buhay ko eh. Ngayon pa. Di ba? Walang nag-respond eh. Tatlo meron. Dalawang musician. Yung isa, hindi pa musician, listener natin. Mga kaibigan. Wala pag dyan talaga. Malalaman mo kung sino yung mga tunay ha, na nagmamalasakit. Pero, pag nag-comment, wagas ha. Kung makapang-insulto sa mga walang trabaho. Ha? Magtrabaho kayo, Anya. Akala nila yung trabaho, basta hinanap mo, nandyan na. Paano ito? Sige nga. Ito mga taong ito, nagsisikap. Gusto makapagtrabaho niyan. Katunayan, tinatanong ako nung iba eh. Kuya, baka naman meron kang nalalamang pwedeng mapasukan ng trabaho. Ha? Hindi ko masagot eh. Hindi ko masabing wala eh. Ha? Baka humina ang loob eh. Di ba? Kasi itong mga taong ito, hindi mo dapat bigyan ng panghihina ng loob. Kaya mo gagawin ng isang kabutihan dahil para hindi humina ang loob nila, magkaroon sila ng konting pagpapalakas ng kanilang loob. Sige nga yan, pagganapin mo ng trabaho, may makukuha bang trabaho yan? Pag hindi nakakita ng trabaho yan, sasabihin mo, tamad ang mga unano. Diyan mo malalaman eh, magaling lang yung iba magsalita, mag-comment. Pero pagka yung gagawin niya na yung social responsibility niya, wala naman eh. Mga walang ibubuga pala. Okay, mga kaibigan, ito namang si Bong Revilla pala. Diba sabi natin kailan kaya ang ano nito? Ang big time party nito. Nung palabas na, diba? Nagsabi sa atin, yung isang kaibigan din natin kanina sa Facebook, ito pala si Bong Revilla at saka yung pamilya niya. Alam mo ba kung saan nag-party-party paglabas? Dito lang, malapit lang. Ilang dura lang ang lapit pala sa atin. Dito sa Salvatore. Ha? Rooftop ng Pacific Star Building. Yan, sa Buendia, di ba, Makati Hub. Yung building na yan. Diyan pala sila nag-celebrate. Dahil itong bar na ito, puntahan daw ito ng mga politiko.
lalo yung mga magnanakaw. Ha? Sabi ni Bong, eh, maghihigante. Eh, doon daw sa tinatanong, eh, ano ba legislative agenda nyo? Ha, meron ako niyan. Legislative agenda ko. Eh, ano, yung pala babalikan yung mga tao raw. Alam niyo kung bakit? Para si Erap na yan. Nakulong na eh, di ba? Wala nang hinahangad dyan, kundi alam niya kasi hindi kumbinsido ang publiko sa naging desisyon na o hatol ng sandigang bayan. Ha? Hindi kumbinsido, alam ni Bong Revilla, ang publiko. Eh kahit naman mga kapwa niya politiko, hindi naman kumbinsido yan. Eh. Kaya lang gusto nila yun. Kasi magagamit nila yun in the future. Pagka sila naman ang nahuli sa pagnanakaw nila, magagamit nila yung desisyon na yun na iginawad kay Bong para sa kanila. O, kaya, kumbinsido, hindi man sila kumbinsido na walang kasalanan si Bong, nananahimik na lang sila. Unang-una, ito, tanong nyo. Kayo mga senador, na kasama ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada na umupong impeachment court nung isa lang sa impeachment si dating yumaong Chief Justice Renato Corona. Ha? Lahat ng mga kwando, ng mga senador doon, isa lang ang itanong nyo. Ano tatanong? Napatawad nyo na ba si Bong Revilla at si Jinggoy Estrada? Saan? Hindi ba ikinanta kayo niyan? Ha? Na lahat ng mga senador ay nasuhulan. Yung mga senador na bumoto para patalsikin, para ikumbik si Chief Justice Corona. Di ba binulgar nila Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada yan? Oh. Kaya yun lang ang itanong nyo. Napatawad nyo na ba si Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada? Eh, hindi mo lang matatanong yan. Siyempre, si Senator Juan Ponce Enrile. Kasi kasama siya sa nakasuhan. Oh, pero sila Lacson. Oh, eh, tahimik lang yan, pero baka may lihim pang hinanakit yan. Lahat ng mga nag-participate sa impeachment ni Chief Justice Corona, pero may binabanggit doon, binalikan ko yung mga balita, na yan daw, meron daw ilan hindi naman tumanggap. Ha? Kaya hindi nga sila bumoto ng para sa impeachment ni ano eh, ni Corona. Yun lamang mga bumoto. Yun ang nasuhulan ni Pinoy ng pork barrel. Oh, 'di ba ang kwento pa ni Bong eh, ginamit pa sa kanya eh para makapag-usap eh sa Malacañang. Ito si Marrojas, 'di ba? Sinundo siya. Si Boy Sundo. Ayun yung tinawag niya, di ba? Boy Sundo. Oh. Ito si Jinggoy. Ganon din ang sinabi. Sinuhulan niyo kami. Di ba? Sinuhulan daw sila para bumoto labang kay Corona. Tingnan ninyo mga katarantaduhan yan. Di ba? Ngayon, absuelto. O, doon pa lang eh. Dapat eh, kayong mga mamamayan, yun lang pagtatapat na yun. Malaking bagay na yun. Kung gagamit kayo ng sentido komun. Isipin ninyo yung tao, hindi importante sa kanila kung hatulan itong tao. Tinan ninyo nangyari kay Corona, namatay. Mga kaibigan, namatay yung tao sa sama ng loob. Ha? Isipin ninyo yung kawalang katarungan yun. Hindi pala dahil sa may ebidensya, hindi dahil sa totoo ang paratang. Kung hindi, yun lang ang gagawin mo. Ikumbik mo ito. Ito pera. Pork barrel. Ang laki ng kickback nito. Bulsa nyo na ito. Ha? Nandiyan naman si Napoles.
Oh, mga kaibigan, sipin ninyong kagaguhan nyo. Yung mga taong gumagawa nun, dapat yung pagkatiwalaan. Oh. Yung palang kataksilan na yun, sasabihin mo ni Bong. Kaya niya sinasabing bubueltahan niya yung mga kalaban sa politika. Eh para nagpupumilit siya na makagawa siya ng paraan na makumbinsi niya, matakban, ha? Yung paniwala na hindi katanggap-tanggap ang pagkakaabsuelto sa kanya. Ha? Paano magiging katanggap-tanggap yan kahit pagbalik-baliktarin mo yan? Sabi ko nga, magugunaw na mundo, hindi mo pwedeng baguhin yun. Ha? Na binaluktot ang batas. Idinisenyo nila yung desisyon, baluktotin ang batas, tanggalin yung, tinanggal nila yung pinakamahalagang elemento sa plunder, yung conspiracy o sa buhatan, para ma-justify nila. Mabigyan nila ng katwiran. Ha? Yung gagawin nilang pag-absuelto kay Bong Revilla. Eh, halata eh. Alam mo, kung na-absuelto ka dahil sa technicality. Technicality ang tawag dun eh. Mga kaibigan eh. Eh, hindi ka na-absuelto dahil sa hindi ka mandarambong. Ha? Na-absuelto ka dahil sa technicality. Hindi nangangahulugang, hindi ka nga magnanakaw. Katunayan, convicted yung mga kasama mo eh. Yung dalawa, si Cambe tsaka si Napoles, convicted yun. Di dapat convicted ka kasi conspiracy nga yan. Paano matatanggap ngayon yun kung tinanggal mo yung conspiracy sa plunder? Pag walang conspiracy, walang plunder. Kaya, pag itong kaso nila Napoles at saka ni Cambe umakyat sa Korte Suprema, eh malamang kaysa hindi, baliktarin ng Korte Suprema yung desisyon ng Sandigan Bayan para ipawalang sala si Napoles at si Cambe. Bakit? Eh wala palang conspiracy. Eh ba't kayo hinatulan? Oh, kailangan sa plunder yung conspiracy sapagkat para maisagawa ang pandarambong eh kailangan may kasabuat. Hindi dahil ang pandarambong hindi nagagawa ng isang tao. Sabuatan yan eh. Alam nga naman si Bong din yung kumontrata dun sa foundation o dun sa mga magsasaka. Hindi naman siya yun. Sino? Sino polis yun? Di yun ang kakonspire eh. Ang inutusan naman niya, itong chief of staff niya, si Cambe. Kaya, ang liwanag eh, mga kaibigan, walang dahilan para hindi baliktarin ng Korte Suprema yung decision later on eh, pag dumating na sa kanila yung kaso nila na Polis at ni Cambe. At yun din ang garantya ni Bong Revilla sa pamilya ni Cambe. Na huwag kang mag-alala, ako na bahala dyan at habang nakakulong, hindi kayo magugutom. Ha? At tsak naman, lalakarin namin na mabaliktad yung desisyon. Yun ho yun eh. Hinulma ng Sandigan Bayan, nagkapera. Oh, eh, sa bandang uli, siyempre magbibigay ka rin sa Korte Suprema. Alam nga namang ilibre mo sila. Eh, alam nilang nagkabayaran yan. Puro abogado yan. Siyempre, alam nila kung nalagyan o hindi. Oh. Kasi isang balahibo yan. Yung polis, alam nila, pag sumabit yung kapwa nila polis, alam nila kung sabit o hindi. Alam nila yun. Kasi bakit? Isang balahibo eh. Oh, di ba? Sa media, ganun din. Ba't natin malalaman ng mga katarantaduhan pinagagagawa? Eh, isang balahibo lang yan. Eh. Ha? Ibig sabihin nun, eh, madali mo matunugan dahil nandiyan ka sa profesyon na yan. Eh. Matutunugan mo. Eh. Ganon din sila.
tunog nila kung nagkapera sa Sandigan Bayan o hindi. Kaya gagastos ka rin doon. Gagastahan din yan. Ba't siya magbabalik ng pera? Di ba? Kalokohan. Bibigay ko na lang doon. Bibigyan kong konti yun. Marami pa ako. Di ba? Oh. Wala namang, hindi naman mandatory. Lumalabas yung pagpapasoli ng pera. Sinasabi lang sa kanila, soli mo yung pera. Ba't hindi mo utusan yung gobyerno, kumpiskahin yung mga property kung talagang totoo yung desisyon? Oh, yun ang question. Oh. Kung totoo yun, ang utos dapat doon sa pagbawi ng ninakaw, inuutusan ang mga ahensya ng gobyerno, katulad halimbawa ng Office of the Solicitor General, para ipatupad yung desisyon ng Sandigan Bayan. Sino magpapatupad nun? Sige nga, sa pagbawi. Hindi naman binababawi, pinasosole. Di ba yun ang term? Isole? Eh kung ayaw magsole, mga kaibigan, kalokohan yung desisyon eh. Oh, di ba? Katulad doon sa pera na ninakaw ni ERAP, sinole ba? Ayun, nakadeposito sa pangalan ni JBR sito sa British Virgin Island, di ba, natuklasan? Oh, lumabas yan sa Panama Paper. Lahat ng mga magnanakaw, mga negosyante na merong deposito sa British Virgin Island, nagtatago ng pera doon sa British Virgin Island. Inilabas yan ng Panama Paper, tawag nila roon. Oh, at pinick up dito ng grupo ng mga journalist, yung PCIJ, nilabas nila dito, mga kaibigan. Oh, nakapagdemanda ba si JB? Hindi. Tumahimik lang yung nagsulat dito. Oh, mga kaibigan. Kung hindi totoo yun, hindi nagdemanda yan. Oh, eh detalyado eh. Pangalan ng korporasyon. Kasi oh, ang pagdideposito ng pera sa mga ganyang bansa na nagtatago ng nakaw, kahit naman nung sakwan eh, di ba yung kay Imelda, yung sa Swiss, hindi naman pangalan ng account ng tao eh ang paraan ng pagdideposito eh. Yung kay Imelda naman, foundation daw. Dito naman, korporasyon. Yung kay JBR sito, yan yung perang hinahabol ng gobyerno. Hindi makuha. O, may nagagawa ba kayo? Ayaw isole? Na ipapatupad ba? Hindi na ipapatupad eh. Kaya malakas ang loob ni Bong Revilla, mga kaibigan. Tandaan niyo yung sinabi ko, mababaliktad yan yung desisyon sa Korte Suprema sapagkat ang plunder ay conspiracy sa buhatan. Sabi nga, the act of one is the act of all, mga kaibigan. Oh, kaya kung acquitted yung isa, acquitted lahat yan. Hindi pwedeng acquitted lang si Bong, sintensyado lang itong dalawa. Pwede lang yan doon sa Sandigan. Ewan natin sa Korte Suprema. O, mga kaibigan. Di ba? Eh, kaya ginagawa ni Bong yan kasi alam niya na walang kumbinsido. Ang kumbinsido lang dyan yung nilalagyan mo. Parang bobotante rin. Pag binayaran mo, iboboto ka. O, ito naman, pag nakikinabang sa'yo, siyempre, eh, kahit na nakita pa nilang nagnanakaw ka, eh, sasabihin niya, hindi ka nagnakaw. Di ba? Oh, lalo pa yan. Di ba? Hindi naman bangko yan, ha? Ha? Na, kuwan eh, pwedeng walang kinalaman si Bong kung nilooban yung bangko. Eh, hindi naman eh. Kinuha yung pera, di ba? Nilooban yung bangko. O, si Bong ang manager. O, siyempre, siya katiwaldas doon ng bangko. Pag may nangyari doon, mananagot siya, di ba? Kahit hindi siya kasali. Pananagutan niya yung negligence, di ba?
Oh. Eh ngayon, dito kay Bong Revilla, hindi. Hindi pwedeng manakaw yung pera nang walang pahintulot ni Bong. Dahil sa iyo, nakapangalan yan. Kaya niya sinasabing nagbabanta siya ngayon, inaakala niya, pag ginawa niya yun, ha? Pag kumpiyansa siya, mananalo siya eh. Hindi pa nga nananalo. Nagbabanta na eh. Di ba? Bubweltahan. Yung mga tinuturing niyang kalaban sa politika, kaya siya nakulong. Eh kaya ka nakulong, nagnakaw ka. Ba't iahanap mo ng kasalanan yung hindi naman kasali sa nagnakaw? Yan ang hirap dito eh. Di ba? Oh. Katulad yung shaburo sa ano sa customs. Ano nangyari doon? Yung tumistigo, yun ang iniipit. Pero itong mga nag-participate, may mga pananaguta, may accountability. Ha? Sa nangyari? Mga kaibigan, may kaso ba? Eh wala eh. Hindi ho ba? Oh, ganun o eh. Ganun ang ginagawa eh. Akala niya, mababago niya yung katotohanan. Hindi habang panahon matatakban mo yun. Ha? Hindi pwede. Yung habang ginagawa mo yan, naguhukay ka. Para ka naguhukay. Ha? Nalalo ka mapapasama niya kasi masama ang iniisip mo. Masama ang plano mo. Masama ang intention mo. Oh, gusto mong gamiting deodorizer yung paghihiganti. Eh, hindi pwede yun, mga kaibigan. Doon pa nga lang ho sa pag-i-squill nila, yung ipinagtapat nila, pag-ami nila, na kaya sila bumoto labang kay Corona, eh dahil sa kwan, biniyaran sila. Doon pa lang hindi na dapat iboto ng mga tao yan. Diba? Pagtitiwalaan mo yan. Eh kung yan nagagawa nila sa mga malalaking tao, pera. Eh sino tayo mga butante sa mga yan? Sige nga. Ha? Pagpapalit ba nila yan kaysa sa'yo? Sige nga. Oh. Diba? Mababait. Eh sila ni Mercado nga nun, diba? Nung merong pinag-uusapan yung pork barrel, eh, i-abolition ng pork barrel. Alam mo, sabi ni Lani Mercado, tinan mo ah, ang sabi ni Lani Mercado, eh, hindi siya payag. O, sige, Anya, eh, kung walang pork barrel, eh, huwag din sila lalapit sa amin, yung mga tao. Uy, tignan mo yun. Ginagamit nila yung mga tao para sila makapandugas ng pork barrel. Kasi congresswoman si ano dati, di ba? Si Lani Mercado. Oh. Huwag daw lalapit din sa kanila yung mga tao. Eh, hindi naman nila trabaho yun eh. Tsaka in the first place, kaya kayo nagsasabuatan makakuha ng pork barrel dahil lang isinasangkalan nyo nga itong mga tao. Nakinabang ba yung mga tao? Oh. Sige nga, sino nakinabang? Tingnan ninyo mga kaibigan, mga hindi pinag-iisipan. Doon pa lang, huli mo na eh. Oh. Ito naman mga butante, walang sentido kumon. Oh. Kasi nga, nakikinabang. Yun nakikinabang. Pero yung hindi nakikinabang, oh, yung hindi nakikinabang, marami dyan, siyempre. Wala silang bias. Diba? Kaya hindi sila kumbinsido doon sa naging hatol kay Bong Revilla. Isipin nyo, pinaghirapan ng mga tao yan. Nagpunta pa tayo nun sa Luneta. Ah, nag-rally pa ron sa tindi ng galit natin. Dahil yung pera na para sa mga mahihirap, eh, ninakaw nila, ibinulsa nila, pinagsabwata na nila. Para sa mga maliliit yun. Ha? Para sa poverty alleviation, yun ang justification ng kanilang pork barrel. Oh, yung mga magsasaka, tulungan. Mahihirap yung mga magsasaka. Oh, mga kaibigan,
Isipin ninyo, ninakaw nila. Ano ba gusto ninyo? Hindi pa ba ninyo naiintindihan ang kahulugan nun? Tapos iboboto pa. Ito namang ano, ito mo, mga mambabatas ngayon, ang mga iniisip nito, puro pagkakapirahan eh, dahil sa eleksyon. Katulad niyan, yung CCTV deal sa Chinese. Ako, wala akong pakialam dyan, ha. Kaya, mawala yung kontrata. Wala naman tayo pakinabang dyan, pare-pareho eh. Ang dapat na tignan nyo rito, ito, nag-iimbestiga sila ngayon dyan. Kasi daw kesyo yung kumpanya na supplier, magsusupply nitong CCTV camera. Eh, mga kaibigan eh, kwan daw, blacklisted. Yan. Eh, narinig na natin yan eh. Nung isang magkaka-eleksyon din noong nakaraan, 2016, oh, di ba? Nagkaroon ng investigasyon sa Senado, ah. Ano yun? Doon sa ano, sa ninakaw na pera sa Bangladesh, Bank of Bangladesh, na dito idinaan sa RCBC, mga kaibigan. Oh, sino mastermind? Di ba si Kim Wong? Oh, ano nangyari? Hindi ba, isang araw, sumunod na araw ng investigasyon eh, bayani na si Kim Wong. Mababait na sa kanya yung mga senador. Ang sabi pa nila, dapat daw eh, ano pa ito eh, bigyan ng award, mga kaibigan, parangalan, dahil nagsauli. Nagsauli ng ninakaw. Eh di, ganun din ang gawin nyo rin sa mga may kaso ng pagnanakaw sa Muntinlupa. Tsaka mas marangal yun. Bakit? Yung karaniwang magnanakaw, hold upper, nang-hold up ng bangko, o mandurukot sa Quiapo, mas marangal ito ha, kukumpara mo dyan. Bakit? Kasi ang ninakawan nito, isang tao lang eh. Ilang tao lang. Oh, mga kaibigan, alam ba ninyo yung ninakaw sa Bangladesh? Pera ng Bangladesh government yun. E di sa mamamayan yun. Oh, dakila pa si Kim Wong, may nangyari ba? Wala. Ayan o, tinan nyo yung Serge Usmeña. Nagkamalyan dun. Oh, mga kaibigan. Kaya ano, bait niyang kay Kim Wong eh. Siya yung chairman ng committee nag-imbestiga ron eh. Oh, may nangyari ba? Wala. Konti nga lang yun na ibalik na pera, hindi binalik lahat. Eh, siya napunta yun. Nabigyan sila lahat. Yung mga senador. Huwag niyo sabihin hindi. O ito na naman, mag-i-eleksyon. Makukuwartahan ito eh. Lahat ng pinag-iisipan ito, ano yung pinagtatalunan sa pork barrel. Ay, yan o, natuklasan ngayon, di ba? Kahit pala labag na sa batas, may deklarasyon na, batas na yun eh. Dapat sumunod sila ron. Na yung pork barrel, labag sa konstitusyon, idiniklara ng Korte Suprema. Sino dapat sumunod doon? Sila, yung mga nasa gobyerno. Lahat. Executive, legislative, at lahat ng nasa gobyerno. Bawal yan. Huwag niyong gagawin yan, pork barrel. Pagkuha ng pork barrel. Kasi yan ay labag sa konstitusyon. Sabi ng Korte Suprema. Diba? Oh, unang-una, hindi naman trabaho ng mga congressman, ng senador, ang mag-implement ng project, mag-isip ng project, ha? At ponduhan yung project. Hindi nila trabaho yun eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung mga kumakandidato, ang tinatakbuhan eh, congressman, senador, ha? Eh pero ang ipinapangako, ipapatayo ko ito. Gusto ko pag nanalo ko, magpapatayo ako ng ganun. Huwag nyo nang iboto. Kasi yung sinasabi niya ngayon,
ebidensya na na manloloko, manlolokong tao yan. Bakit? Hindi niya trabaho yan eh. Ano ba trabaho ng congressman at senador? Ang trabaho ng mga yan ay gumawa ng batas, magpasa, magpanukala, magpasa ng batas. Yan ang trabaho niyan. Pero dyan ibinubuhos yung, yan ang pinakamalakas umubos ng pera ng taong bayan dahil sa pork barrel. Nabuko ngayon, di ba? Jokno, pati si Jokno. Jokno hanggang ngayon, di niya maipaliwanag kung ba't nagkaroon ng malaking pork barrel yung manugang niya, tsaka balain niya, tsaka anak niya. Di ba pamilya yun? Iniiwasan niyang banggitin yun. At saka yung pork barrel, yung insertion, masama ibig sabihin ng insertion eh. Nagnanakaw kay, sinisingit mo eh. Yung nanakawin, sinisingit mo yung nanakawin doon sa budget. Ang sama nun. Mga ano tawag niya? Ayaw niya matawag na insertion dahil nga masama ang connotation. Anong tawag niya? Adjustments daw. Talagang dapat itong mga to maging sastre. Ha? Yung adjuster ng mga pantalon. Yan. Ha? Modista o kaya sastre. Mahilig ko ano eh. Ha? Mahilig tumahita eh. Tapos ngayon sasabihin, ano raw? Kaya daw bumabaha yung, nakapagtataka, ang kagulat-gulat ngayon eh, yung pagbaha ng mga flood control projects. Yan. Andyan ang racket ngayon. Flood control. Kasi, ano yan eh, pagka nakuha na yung pera dyan, mahirap mo nang habulin eh. Kahit idemanda mo yan eh. Bakit? Di ba kamukha yung nangyari doon sa Pasig River? Yung paglilinis doon? Ganun ang katulad niyan. Oh, wala nangyari doon. Ang laki ng kickback doon, di ba? Nila Lito at Chainsa. Mga kaibigan, wala namang ginagawang dredging. Yun naman dredging. Oh, eh kasama sa ano yun ha? Mga magkakauri yan eh. Flood ko. Ito, biglang pagba. Ito ngayon, ang ginagamit na palusot ni, ano, ni Jokno. Yan daw eh. Yan pagdami na yan eh. Pa, tsaka itong pork barrel, yung adjustment na sila, sabi niyang insertion, yun eh, kwan eh, flood control projects daw yan. Biglang naging climate change, mga kaibigan. Ha? Eh pero ang tanong, bakit hindi mo pa rin may paliwanag na lagyan ng malaking budget yung balai mo na biyena ng anak mo? Ha? Oh. At saka yung mayor doon sa Kasiguran, Katanduanes, na asawa nitong vice governor. Ba't sila napunta? Eh, yun pala, magkakasabwat itong contractor, yung city, yung Leoncio. Ha? Oh, yan, kasabwat. Mga kaibigan, nung mga in-laws ni, ano, ni Jokno. Alam ni Jokno, sa madalit sabi. Katunayan, 2018, ngayon taon, nakakuha na sila ng malalaking project. Eh. Paliwanag niya yan, di ba? Huwag kang dumaan sa kung ano-ano. Ito na yan, 550 million daw yung impro projects niyan eh. Oh. Ha? Oh, ito. Papunta na rin sa kanya mga in-laws, mga kaibigan. Ito nga ang panawagan ngayon ng Legal Network for Truthful Election daw sila, grupo. Nananawagan sila na huwag iboto yung mga kandidato na nag-i-engage. Oh. Ang ginagawa ay premature campaigning. Mga kaibigan, talaga naman bawal yan. Ang problema nga lang, hindi naman napapatupad ng COMELEC yung mga batas na yan. Ang pinatutupad nila, yung hindi nila dapat ipatupad. Yung pag-disqualify ng mga kandidato. Ha? Basta
sila medisi, kaya noon pa sinasabi natin, di ba? Dapat ihiwalay ha? Yung quasi-judicial power dyan sa COMELEC. Dapat ang COMELEC, tagabilang na lang ng boto yan eh. Kasi walang mangyayari kung sila rin ang hahawak ng mga kaso, lulutuin nila yung kaso. Kasi pagkakakitaan, pag may kaso, dapat ibang agency magkaroon tayo. Tanggalin na sa kanila. Kung halimbawa, Korte Suprema na lang muna, doon ang dulugan ng mga election, gumawa sila ng isang division na doon ka magdudulog ng election na case o protest. Hindi na COMELEC, bale. Kasi sobra na. Ang garapala na. Ang pagwawalang yan ng COMELEC. Hindi na ho mapagkakatiwalaan talaga yan. Totally, mga kaibigan. Wala na tayong inaasahang malinis na eleksyon. Ha? Hindi nalilinis ang eleksyon. Basta, wala na eh. Addict na yung mga yan sa pere. Mas mapanganib pa nga sa drug addict yung mga walang yang ito eh. Kaya nagkakaroon ng mga drug addict dahil pinapayagan ng COMELEC na makatakbo yung mga drug lord, yung mga kriminal, oh, yung mga magnanakaw. Oh, ano nangyayari? Siyempre, pagka walang hiya yung nakaupo, katulad kay Era po, di ba nahulihan ng naman ng sila ng laboratorio ng Shabu sa San Juan? Oh, sino mayari nun? Ha? General Iyasar. Si ano ba? Si Jude Dian Santos. Oh, tinatanong ko lang. Ha? Kasi simula nung maupo si Erap sa Maynila, eh dumami na siya budyan. Di ba? Ang daming Shabu na uli. Dalawa lang pinakamalalaking huli sa Metro Manila. Ha? Shabu, yung mga talagang big time supplier ng Shabu. Maynila, San Juan. O, hindi ba? Simula nung naupo si Erap. Kaya ano, tama rin itong sinasabi ho nitong grupo na huwag kayong boboto sa ganyan. Ang dami ito, tinan mo. Kung itong grupong ito, totoo, well-meaning, sayang yung effort eh. Nagmamalasakit ang mga tao. May, mabuti, kung totoo nga yung kanilang ginagawang yan, eh mabuti may mga tao pang ganyan na nagmamalasakit. Talagang sinisikap nila. Ha? Na baka sakali, makagawa tayo ng kontribusyon upang ang tao ay maakay natin, makumbinsi natin na bumoto ng tama. At itinuturo nila, gumagawa sila ng kahit papanong ambag nila para i-inform ang tao na ito masama eh. Huwag nating iboto yan. Alin na masama? Yun, makikita mo na ang isang sintomas ng kandidatong walang iya. Mga kaibigan, nilalabag yung mga batas. Hindi pa panahon para sila kumampanya. Tingnan ninyo sa Maynila, tad-tad na ng karatulan ni Erap tsaka ni Amada Ching. Eh sila yung tatakbo. Di ba? Oh, wala nga lang nakalagay na vote. Pero yun na yun eh. Nakalagay na yung pangalan ng yung mga slogan nila. Nakalagay na. Maliwanag na yun eh. Oh, premature campaigning na yan eh. Mga kaibigan, yung mga nakadikit sa building, oh, lalaki. Nakusus Mariosep, tatakbon senador. Oh, pwede na ba yan? Eh wala naman na niya nakalagay na bote. Eh. Isipin niyo no? Parang gustong ganong kamangmang ang maging kwan, pagtrato nila sa mamamayan, ganong ka mangmang kaliit ng mga utak ha, ng taong bayan para sa kanila. Eh ngayon, magbasa-basa tayo dito.
at na ng mga reaksyon at pagbati, ha? Puro pagbati yata ito eh. Si Ryan Enikose ng Japan, binabati po natin. Si Carmela Torres Balcos. Si ano, Ledge Chulbo. Yan. Lagi rin nakikinig sa atin from Tokyo, Japan. Si Agnes Togashi. Ayan po. Si Jundi Valencia. Na absent nung nakaraang Biyernes. Si Jojo Brian Aspiras ay nanonood po. Si Rosita DC. Si Arlene Tanyedo Varias ng Amsterdam sa the Netherlands. Oh. At saka si Ramon, yung spare ribs, yung kanyang asawa. Si Rudy Santos ng Horoscope Band na naka-base sa California. Si Nestor Estrella, musician na naka-base naman po sa Taiwan. Si Maria Luisa Roman Silvestre. Sabi niya, may tatanong lang ako. Ini-rehab daw yung Baywalk. Ini-rehab. Dami ng basura. Re-rehab, may magkakapera dyan. Tulisan yung nagpapanukala ng rehabilitation yan. Tulisan yun eh. Magnanakaw yun eh. Yung incheck. Ha? Sigurado, may ano yan, pagkakakwarta niyan. Balita ko nga, yung mga mining, pinaghihingan yan eh. Oh, may nagbalita sa atin eh. Implementor of laws, also the breaker of laws. Bahala na po si Lord sa inyong mga implementor, but also breaker of laws. Hindi lang yun na Jundi. Yung lawmaker, eh lawbreaker. Diba? Ang dami niyan, mga legislator, diba? O, Senado, Kongreso, naku, dami niyan. Teka, buting ko lang itong ano, itong, saan ba yun? Yung, tawag dito, yung mouse. Yun. Kasi, para mabasa natin, ha? Itong mga kwan, pasensya na. Ito. Si... Ano to? Sandali, ha? Itong mga babasahin natin, eh. Si Yula Sotelo pala, nanonood. Musician din ho yan, mga kaibigan. Ano to? Ano to? Mga pangangailangan. Alam naman natin yun eh. Ngayon, ito si Lito Polintan. Pakisali ng boto ko dapat para ang matino ang manalo. Ito si si Armando Dominguez ng Guam. Diba sabi ni Ginoong Armando Dominguez. Pareho tayo, Pasko, ordinary day lang. Oh, kalabang ko yan, Mr. Dominguez. Arang almusal. Yung mga mahihirap, kalaban nila yun. Ka-Percy, dito sa Japan, yung mga pipi may trabaho sa Honda Company pa binibigyan ng priority. Tama, dito wala eh. Wala tayo nung ganyan. Kunya-kunyarian lang yan, mga kaibigan. Yun lang unano, sige. Saan kayo makakakitang may nitatrabahong unano? Saan sila tatanggapin? Hindi naman sila pwede sa elevator. Lalo na kung mataas ang building. Hindi sila pwede ron eh. Halimbawa, ang building eh hanggang 100 floor, 80 floors, 60 floors, 70 floors. Hindi sila pwede ron.
Bakit? Eh, ang abot lang nila, mapipindot lang nila, 5 eh. Hanggang sa P-floor lang eh. Di ba? Di, nagbibiro lang ako, pero sa totoo lang, gusto nilang magtrabaho. Oh, saan sila papasok? Ha? Eh, sabi ko nga, hindi sana problema yan kung si Mayor Lim ang mayor ng Maynila. Kaya ko kayong ipangutang, ha? Kaya kong ika nga, eh, pakiusapan. Kasi nga, meron ang kinuha eh, noon eh. Si Darts Valdez, nag-artista ngayon yun eh. Sumisikat nga eh. Oh. Yung pala sa unanay naman, anak pala ni Perry yun, ano? Yung dating manager ng Hobbit House. Yun yung unang manager doon na inabot ko noon. Si Choy Kapati, ha? Oh, na nanonood din po sa atin. Si Ariel D. Kabawatan. Ka-Percy, ano to, either na Mandarambong, Sibong, Revilla, o incompetent at napalusutan. Hindi, hindi pwede ka mapalusutan. Nasa pangalan mo yung pera, ikaw ang responsible doon at ikaw ang magsasabi kung paano gagawin sa pera. Ha? Hindi pwede magdi-decide lang si Kambe nang hindi mo alam. Ang katunayan, siya nag-endorso eh. Doon kung kaninong sa budget, sa DBM, kung kaninong foundation nila, bibitawan yung pera. Medyo konti na oras natin, ha? Sino ba ito? Wala, hindi ko na mababasa yung iba. Oh, si Marilu Umpok pala, nanonood ng Tokyo, Japan. Ha? Oh, hindi ko na mababasa yung iba. Wala na tayong oras. Pasensya na po. May pagkakaisa sa bawat nais. Ayan ko'y punong-punong ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi na ba anong sala? Mapuray ng buong gana. Alam mo, bakit mangyaong wakas dito sa bayan ko? Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Kaya dyan po kami muling pansamantalang magpapaalam. Salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating pupalatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Nagmamahal sa'yo. Sa lahat po ng nanood ng ating pong live stream, sa ngalan ni Jessa, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Marami pong salamat at magandang yumaga! Ben Jokno! Kailangan pang iwanan. Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong gana. Sa bayan mo, sumapit lang yaong wangas. Dito sa bayan ko, lahat kami ang kaypagkay. Walang lang abis, ang pag-ibig ay kulay. Dito sa bayan ko, ang bawat kaibigan na totoong tao.